yung nasa isipan ko, partner mo lang siya, o ganun, wala siyang ibang gagawin. Pero ang malala guys, nagpasa pa ako ng link ng FB ko, FB page, kasi kailangan daw niya ng link para daw sa ano, FB page, yun sa partnership. At yung partnership, sa pagka-intindi ko, yan po yung brand collaboration, kumbaga, ganun. So, ako din, dahil not with the page expert. Hi guys! Welcome back again to my channel. It's me, Jane TV. Nababalik ulit dito sa ating panibagong video. So, here we are guys. Bumalik naman tayo ulit dito po sa ating lake. Dito sa amin lang, sa aming town, matatagpuan. Kaya po, nandito ako dahil sobrang nai-stress, nahahagard po ako sa aking ginagawa po because of my FB page. So guys, sa mga baguhang viewers natin, so mamaya ko lang kayo itutour po dito sa lake kasi kakain muna kami ngayon ni Giselle at pag-usapan po natin ang kaganapan po about my FB page, kung paano siya kinuha po ng iba, kung paano po nagkakaroon ng access ang iba. At ngayon guys, basta ito muna, gusto kong magpahinga at hindi ko i-stressin ang buhay ko. Magdahan-dahan lang po talaga ako dito kasi sabi nila 50 meters po daw ang lalim dito. Taga-asa mo sir? Taga-titay day mo? Tagadaar rami. So, meron po kaming... Ha? Ha? Jane TV, ako ang channel. Hindi niyo eh. So, na, GNT Express. Jane TV. Oh, Jane TV ba? Kao ba ni Tarzan? Dahil yung start pa dahil. Mga ano lang tagamote, sir? Naka-channel? So, ito na po. May kamote po tayo, guys. No? Yung kamote, ang kinalabasan. Hangin. So, may pangalan niyo, sir? Shout out po sa mga gogo. Babo sa titay. O sa gogo? Kauban sa gaga? Kaan ito tagamote, sir? Hindi, matuktan na rin. Hindi ko yung tubig niya dayo. Wala. Pero, patingray na ah. Wala bayad ni Kati Stere? Ambot, kaingan sa... Ingan sa tao kay... Wala man na ibayad. Tunguna na ibayad. Pero nag-pray man siguro sila karon. Chill lang kayo guys. Kasi maganda yung paligid namin. Hindi masyadong mahangin ngayon. At pati yung nagsalita ay hindi mahangin. Kainin niyo muna ang mga buang. Sige. Yeah.
okay. Pero hindi nila alam na no problema ako sa FB page ko. Tagapit tayo daw sila. Yung FB page live natin na ako makabat sa almost 12 million views ay doon po yun sa titay sa stage, doon talaga doon ako nagla-live at ganun-ganun na lang. Sige pa, dusok pa. Grabe makakain ng ano oh ng diba? Pwede mamingwit dito. Mingwit tayo ng pating. Siguro meron dito. Uy, wala. Ha? Meron man nakuha. Uy, may nakuha nga. May nakuha ako, guys. Alam niyo, sobrang laki. Oh. Daat. May nakuha nga, daat. Daat yung nakuha ko. So, ito na guys. So, mamadaliin na natin, no? Bago niyo makita ang magandang view po dito sa mga baguhang viewers sa hindi pa nakakita dito sa lake namin. Masyadong malaki po to siya. At meron po silang mga paupahan na vote doon, floating vote. At meron din silang floating cottage. Pero hindi siya masyadong maraming floating cottage, kunti lang. Siguro nasisira po dahil po sa bagyo noon. So, ano ba? Ito na ang gagawin natin. About my FB page. Paano ako na-remove? Let's go. So, ayan po guys. Ano ba itong suot? Ay. ganun muna. So, yung ano ko, nag-access po sa FB page ko. So, ito po yung number niya. So, ito po yun. Palagi siyang, ano, nanakot kasi gusto niyang magkita yung screenshot. Screenshot na update yung FB account ko. Kaso hindi ko binigay kasi nagdadalawang isip po talaga ako. So, ganito po yung pangyayari po guys na ako ay naghanap ako ng na partnership kasi nakita ko doon sa monetization ko na may ano doon, may brand collaboration, merong star, meron pa mga ad streams, ganun. So, pumasok po ako doon at wala na po talaga akong ibang idea. Akala ko, yun, kailangan galawin. So, yun pala ay hindi siya pwedeng, ano, gagalawin. Hahayaan lang po siya, hahayaan hanggang ma-monetize ka at mag-live lang ka ng mag-live. So, it's too late. Na-late na po yung, ano, yung, pag, ano ko guys, yung, ano ba yung tawag niyan? Pag-ask ko po sa iba kung ano yung gagawin po sa FB page. Kasi nga nag-boom tayo guys ng biglaan din at biglaan din na-remove yung FB ko. Hindi din siya na-ban. Hindi din. Kasi pag na-ban siya ay talagang wala na po talaga siya. Hindi na siya makikita. Ganon. So, ang nangyari po sa FB page ko guys ay ganito. Meron pong nagkakaroon ng ibang ano. Merong isang nag-a-access po. Ito po ang advert accounts, ads, basta advert account po siya, ganun. Yung nag-advertise po, meron silang mga, parang baga partnership siya. So, yun akala ko, yun, sa partnership po, yun. Yung nasa isipan ko, partner mo lang siya, o ganun, wala siyang ibang gagawin. Pero, ang malala guys, nagpasa po ako ng link ng FB ko, FB page kasi kailangan daw niya ng link para daw sa ano, FB page yun sa partnership at yung partnership sa pagka-intindi ko, yan po yung brand collaboration, kumbaga ganun. So, ako din dahil not FB page expert binigay ko din link at naging okay na. So, ngayon nagkakaroon na po yung access. So, hindi ko alam kung paano ko siya mabawi yung FB page ko. Even though, hindi pa ako nagkakaroon ng payouts
payment, earnings. Wala pa talaga akong earnings sa ano ko sa FB page. Kasi madalang na po ako nagla-live, ganun. At paano ako ma-monetize pag hindi ako nagla-live? Paano makapag-earnings ako na hindi ako palaging nagla-live? So madalang na po akong nagla-live. So ayun na. At ito yung sinasabi, marami yung chika-chika to. So WhatsApp po ako nitong guy na to at ito po yung sinasabi niya. So pag hindi ko po daw ipasa screenshot yung update ko sa FB account, so ganito po yung kanyang gawin at hindi ako nagre-reply. Ganito nga ang nangyayari nito, guys, ay parang pangatlo na niya akong na-remove. Kagabi ay nabalik naman yung FB page ko kasi naghingi ako ng ibalik yung ano ko, yung FB page ko. At kagabi po ang ginagawa ko ay ginawa ko po ang lahat ng makakahaya ko talaga kung paano ko siya mawala yung partnership, paano ko ma-remove ganun. So nung ni-dismiss ko yung adverts talaga, nawawala din yung FB page ko, kaya humingi na naman ako ng ano, na ibalik yung ano ko kasi meron pala siya, naging admin na din siya sa FB page ko. Katulad lang po itong nangyayari sa siguro kay ano, kagboy tapang po talaga. Pero ang nakaano dito talaga, yung payout settings kasi nakalagay sa akin at sa akin po talaga kasi government ID yung ginagamit ko, government ID. So, ayan po guys, kung anong gagawin nila sa ano ko, sa FB page ko, okay lang sana pag ano nila, ibalik. Wala silang makukuha doon talaga. Kasi copy-paste lang naman ako doon sa mga ano ko, sa YouTube. Sa YouTube. So, ay nakakaano doon yung mga ano natin, no? Yung mga viewers na nag-message din sa atin sa FB page. Talagang hindi ko na siya ma-open. At pag-search ko yung lahat mga pages ko, hindi ko na siya makita yung Jane TV. Hindi ko na talaga makikita. So, mamaya yan po yung gawin ko. Sana po una, no, kung meron mang expert po talaga, matulungan po talaga ako paano yun. Kasi Facebook business program, meron talaga yan. Merong mga expert niyan. So, nag-try na din akong mag-page roll. At ni-remove ko na din. Wala pa rin. Hindi pa rin nag-work, guys. Siguro ang intelligent po talaga ng taong gumagawa nun talaga, no? Grabe, super. I guess, nagtatrabaho din yun sa Facebook. May nagtatrabaho ba sa Facebook? Sa social media, nagtatrabaho? Siguro meron din, no? Ganito kasi yung pangyayari na sabi niya sa akin, meron lang daw siyang i-partnership sa akin. Mag-ano ako ng ads. Baga, ipopost ko yung ads nila. Tapos, babayaran niya ako in advance. In advance, babayaran ako in advance. So, dahil gusto ko magkakaroon ng ads. So, yung nasa isipan ko, yan siguro yung stream ads. Ganon. Yung ads na lumalabas. So, hindi pala siya. Kusang lalabas lang din yung ads, no? Kung ma-monetize ka na. Ay, nako. Sa FB page, daming chachaburara. So, ayun na, guys. Kasi yung binabanggit dun, like, whatever. Kasi daw, yung page ko ay may potential po daw na maano ng ads, ganoon. So, na-curious din ang buang. Go. So, ayan tuloy. So, sana po. Sana po talaga. So, sana nga mabalik yun, no? Kasi, nako! Iniiyakan ko pa yun. Sakit kaya ng mata ko. Kahit ano pang gawin ko sa nag-ano sa akin, yung naka-access po sa FB page ko, sinasabi ko, I guess, sir, you are handsome, whatever. I guess, sir, no, think that
I'm your wife, and then that your wife is a hardworking and need to feed your children. So, dami na akong sinasabi doon. The page. Na yun sa WhatsApp. Ibablock na daw niya ako. Ibablock. So, kahit anong gagawin, ako pa rin yung owner ng FB page ko. Wala din silang mapapala doon. Kasi nandito yung ano ko. Ako yung main. Bagay, ako yung main. Tapos nakikabit lang sila. Nakikabit, nakisiksik lang. So, marami po talagang chibara-ra sa ano, no? Sa FB page po talaga, no? Kung alam nila na magbo-boom ka, naku. Dami-dami po talaga. So, yung ano na yan, talaga, it's hindi lang isa. Marami sila, pero siya lang yung ano ko, parang na-accept ko kasi observation ba? Sabi ko, observe lang to sa akin. Observe. Kung anong mangyayari nito. Ay, naku, guys. Yung iba, bumitaw na yung mga iba. Pero iba yung branch nila, yung mga ads na gusto nilang ipagawa sa akin. Iba. At yung parang tatlo ata yung lumapit sa akin. O tatlo sila. Yung isa, yung pangalawa ay dyan ako nagkakaano talaga kasi nire-remove ako sa sariling FB page ko. Nire-remove ako. Oh, bakit ganon? So, it's not too late. Wala lang po talaga na maging okay po. Kasi nga, tayo, pag may opportunity, ginagrab po natin talaga. So, ayan. Lahat po ng mga problema ay may, ano, may solution. So, lahat ng problema, may solution po talaga. So, guys, once again po, sa mga viewers po natin sa FB page, pwede po kayo mag-visit sa aking WhatsApp. Ito po yung WhatsApp ko. Kung gusto nyong kung gusto nyo akong tawagan or i-message. So, WhatsApp lang po ang ating gagamitin. Actually, yung ano natin ay makikita pa naman yung FB page natin, guys. Kasi wala nang ibang makapag-delete niyan, kundi ako lang. So, ako lang talaga. Iba lang yung ano, may nakisiksik. Tapos hindi pa naman nagbabayad. So, ang gusto ko lang mangyayari ngayon, tips of advice. Tapos, ito, yung plano ko, ito, ganito. Para mabalik yung ano ko, FB page, ibibigay ko ba ang screenshot na ina-update ko yung FB account ko? Ibigay ko ba? Para lang maibalik yung ano ko, maibalik yung FB page ko, or hindi na lang, hayaan na lang na maging mabaliw yun. No, ano ba? As long as wala naman akong ano, hindi naman ako naglabas ng peso dito. Hindi ako hindi naman ako ang hinihingian ng pera. So, ang ano dito ay ako yung inoofferan. So, inoofferan ako, gusto nilang hingiin yung FB page account, yung ano lang, screenshot. Gusto nilang makita yon, parang pang-probe ata yon, pang-probe. Tapos, babayaran nila ako in advance daw sa mga ads na ipalabas nila sa page ko, sa FB page. So, guys, I hope na i-advise na ako kaya. Ngayon, it's time to ito. Tingnan po natin dito ang lake, guys. Ayan, let's begin. Guys, uuwi na po kami ni Giselle. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you po. Bye! Bye!
See you on my next video. Alright!